Good morning to everyone once again, mga kaibigan. Welcome sa ating palatuntunan. Ito po ang Bicol Periodico TV Online. At napapakinggan tayo sa buong Pilipinas at ganun din sa buong mundo through YouTube and Facebook. Alright, magandang araw at ganun din sa ating mga kabayan. Narito po ang pinakahuling, pinaka-latest na information mula sa Naga City. Ito ay kaugnay sa nagpapatuloy na palarong Bicol 2016. And nasa 7 days na po tayo at ngayon po ang culminating day para po sa awarding ng mga nanalo at mga nagwagi sa ating palarong Bicol 2016 dyan sa Naga City. Tawagan natin sa linya ang ating kasama doon at correspondent sa bahagi ng Naga City. Nasa linya si Jones. Magandang araw sa iyo, Jones Atoli. How are you? Kumusta dyan ang 7 days natin ngayon? Salamat sa napaganda ng sikat ng araw ngayong araw ng Sabado dito po sa lungsod ng Naga. In connection ng pagpapatuloy ng Palarong Bicol 2016. Narito po ang pinakahuling partial official medal tally na ipinalabas ng clerk of course sa pangunguna ng chairman na si Juliet Crosat Corba. Ang as of the 6:55 PM kahapon, narito po ang number 1 sa standing. Pinangunahan po ng Naga City na meron na pong 72 gold, 58 silver and 58 bronze. Pumapangalawa ang Albay province. Meron na pong 33.5 gold, 56 silver at 62 bronze. Number 3 standing ang Camarines Norte na meron ng 52 gold, 54 silver at 48 bronze. Pang-apat ang Legazpi City, 50 gold, 36 silver and 33 bronze. Pang-lima, pang Camarines Sur, na meron na pong 43.5 gold, 47 silver at 69 bronze. Ang pang-anim, ang lungsod ng Ligao, meron na pong 36 gold, 30 silver at 25 bronze. Ang pang-pito sa standing, Sorsogon Province na meron na pong 8 gold, 11 silver, and 32 bronze. Pang-walo, ang Masbate Province, meron na pong 7 gold, 5 silver, and 26 bronze. Ang pang-siyam, ang lungsod po ng Iriga na meron na pong 7 gold, 9 silver, and 16 bronze. Pang-sampu ang probinsya ng Catanduanes na meron na pong 5 gold, 5 silver at 10 bronze. Pang-labing-isa ang Sorsogon City na nakakuha po ng 3 gold, 7 silver and 5 bronze. Number 12 standing ang Tabaco City na meron na pong 1 gold, 10 silver and 14 bronze. At ang panghuli, ang Masbate City na meron na pong 1 gold, 0 silver at 8 bronze. Ayan po ang pinakahuling partial official medal tally na pinalabas po ng clerk of course kahapon at 6:55 ng hapon. Jolly. Jolly, yes. Kumusta? Ibig sabihin ngayon, ito hindi ba final, ano? So, posibleng may mga pagbabago pa dito sa ating delegation standing. Kaya lang, itong Naga City ay napakalayo na, 72 gold. So, ibig sabihin, ang pumapangalawa ay ang Albay. Ano ang pagkakataon at saka possibility na posibleng maabot pa ito ng Albay? May mga event ba so, noong nakalipas o kahapon na medyo pwedeng magbago sa ating tally? Sa madaling sabi, sa araw na ito, medyo hindi na, wala nang posibilidad pang mahabol ang Naga City ng Albay at iba pang probinsya dahil ang laro kahapon tinapos-tapos na para maikali na sa official at pinakauling standing ang mga naging kanagkaganapan sa palarong Bicol kahapon. So, pero yung number 1 kasi Naga City 72, ang pangapangalawa ay Albay. So ibig sabihin ang 53.5 and 52 ay posibleng magbago pa, ganun din ang Legazpi na 50. Pero sa standing mahirap nang mabago ang standing dahil napakalayo ng agwat.
Kasi tingnan mo, yung Albay 53.5, yung Cam Norte 52. So, ibig sabihin, in case may maibulsa sila, naibulsa ang hindi pa nakarecord na gold. Yung dalawa, may posibilidad na magbago ang standing base na lang kung may papasok pang mga gold or silver. Bali, tatlo itong medyo malapit yung pagitan eh. Caligaspi 50, Cam Norte 52, and Albay 53. So, ibig sabihin, in case may mga hindi pa na-record, kahapon, posibleng magbago pa yung number 2, number 3. Okay, bago dumating ang tanghali, mamaya lalabas sila na pinakahuling medal tally. Ayan, okay. So, ibig sabihin yung awarding natin, anong oras? Alas 3? Alas 4? Gagalitin ito, datong alas 3 ng hapon mamaya sa Metro Nugget Sports Complex, Bacol, Naga City. May bisita tayo na darating dyan para maging panawing pandangas sa awarding. Ang nakalagay dito ay yung mga delegation lang at saka yung regional director, si Yusik at iba pang official ng DepEd. Hindi natin alam kung mayroong mga DIP'ng magiging surprise ang DES dahil kahapon nandito ang Liberal Party at si Pangulong Aquino. So, hindi natin alam, baka may mga sakit. Siyempre, si Kongresyoman Lenny Robredo, taga rito, at narito nga ang kanyang mga kasamahan sa papalapit na election 2016. So, basta nabanggit ko na ang narito at sigurado, yung regional director at iba pang official ng DepEd at saka yung undersecretary. Yung sa araw na ito, uwian na sigurado. So yung iba hindi na attend diyan ng ano ng awarding. So magsisiuwian na ngayong umaga at mamayang hapon, pero ng Katanduanes bukas alis dito ng madaling araw at bukas na rin sa Katanduanes. So wala naman tayong naitala diyan sa Katanduanes, especially kung merong mga na-injured or ano pang nagkasakit. Sumakit ang tiyan at iba pang mga kasakit paramdaman. Pero hindi naman kaano dahil siyempre sa loob ng dalawang araw simula nung Lunes at Martes dahil sa bad weather condition, mayroon tayong dalawang na-injure pero hindi naman kaano. So hindi natin ito pinalabas kasi siyempre baka yung kanilang mga magulang. Although yung isa, lalong-lalo na sa soccer football, kasama ang magulang niya dahil isa rin duro. Okay, from your end, Jolly, kasi atya, baka mamaya meron pa tayong mga reports or interviews sa mga champion dyan or ating mga manlalaro at coaches dyan sa Naga City. Yes, at lalong-lalo na sa special events at nakakuha rin sila ng magandang results sa ginawang palarong Bicol 2016. So here muna ang ating huling kaganapan na pinalabas sa umaga nito. Mula sa Metro Nugget Sports Complex, ako po si Jolly Atoli para sa Bicol Periodico TV reporting. Alright mga kabayan, yan po si Jolly Atoli mula doon sa Naga City at medyo hindi lang maganda yung balita sa Katanduanes kasi ang hanggan nila ay pang lima pero ngayon ay naka-abot sa sampo. Nasa 10th place sila. No? Anyway, congratulations sa Naga City at sigurado hindi na mahawol itong 72 points doon sa gold natin at pangalawa yung Albay. At ganoon din yung Cam Norte, Legazpi, Cam Sur, Ligao, Sorsogon Province, Masbate Province, Iriga at Katanduanes. Tinalo ng Iriga ang Katanduanes. Yung mga city ang katapat ng Katanduanes sa palarong Bicol. And may better luck next time doon sa mga hindi nakakuha ng magandang record. Sabi nga natin ay bilog ang bola. So malamang ipaghihiganti nila yung kanilang pagkatalo ngayon, yung mga nasa hulihan. Anyway, thank you very much mga kabayan. Magbabalik tayo sa ating palatuntunan. Makalipas lang po ang ilang mga patalastas dito po sa Bicol Philippines TV. Kasama nyo si FB at magandang araw sa inyo lahat.